So, sino po sila, sir? Hi, I'm Kevin Chavez. Okay, Boss Kevin, anong auto itong dala natin, Boss Kevin? So, this is a Pajero Gen 2, 1995 Japan unit. Japan unit? Ito, 5-door to, Boss. Yes, 5-door. Boss Kevin. Okay, Boss Kevin, syempre, very curious ang mga ka-auto muna natin. Paano ba kayo nahilig sa pagkukotse, Boss? Sige po. So, nag-start yun, syempre, during high school time. Since boys tayo, wala namang ibang hilig. Usually, lahat ng boys, eh, kundi kotse, yan, mga barkada-barkada. Siyempre, doon nag-start ang lahat. Okay, yun. So, pero ito na yung first project car mo, tama ba? Meron akong mga project cars before. Since high school tayo, siyempre, Honda. Doon talaga. Doon na nagsimula. Tapos, as time goes by, tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng family. So, yan, turnover tayo sa SUV. SUV na rin. And ito, boss, ito napansin ko, medyo accessorized talaga tong ano natin. Ano ba, off-road ang tema natin dito? So, this car is dedicated for camping, car camp, pang overlanding. Overland, actually, yeah. Overlanding and light off-roading. So, okay. And excited na ako, boss, kaya ba? So, syempre, check na natin dito, interior, exterior, tsaka engine bay. Okay lang, boss? Yeah, sure, go. Okay, so, tara, check na natin. Usapang interior tayo, Boss Kepo. Anong meron dito, Boss Kepo? So, nothing special. Just few accessories. So, ito, basic upgrade lang sa mga nakapajero. This one kasi is dedicated for the tri-gauge. Yung stock na ito, tri-gauge talaga. So, pinalitan natin siya na meron siyang specific na parang casing and then Android head unit na siya. Kumbaga, boss, so, dinilit mo na yung ano dito. Yung tri-gauge. Tri-gauge. Deleted na yung tri-gauge. So, yun lang. Tapos, eto, communications. So, during trail times or overlanding times, way of communication, lalo na pag nasa bundok, meron kaming radio, base radio. Ito, boss, ito, curious ako. Itong personal question, boss, kaya, hindi ba mahirap yung signal? Kahit yung pag ganito, okay yung signal, malakas talaga. Yes, as long as maganda yung brand ng base radio mo and maganda yung antenna mo, I think mga more or less 3 to 5 kilometer kaya. Kaya, boss. So, kasi syempre, pag nasa overland ka, boss, talagang minsan walang signal, boss. Ano? So, yan ang way of communication namin. Ito, mayday to, mayday. over, dope. Boss, ah, magtatanong ako dyan. Ah. Parang gusto ko rin ng ganyan. Yeah, sure, boss. Yan, no? Grabe. Yan, nothing special. Okay. All stock pa din. All stock. Yan. Ito, si mga auto, pinilit natin si Boss Kev na ipakita yung interior. Kasi medyo talagang hindi siya nakapaganda. Tsaka, binigla rin natin yung taong to. Pasensya na kayo at medyo madumi yung sasakyan natin at nasa event tayo. Nasa event din talaga. Okay. Boss Kev, okay na tayo sa interior, boss. Okay, check boss. Natin labas. Okay. So, tara. Tough long battery. Tough and long. Okay, usapang exterior tayo, Boss Kev. Anong meron dito, Boss Kev? So, basic upgrades. Pagka, syempre, nag-o-offroading tayo, lalo na sa mga river crossing, kailangan natin ng snorkel. So, this snorkel is from SR Performance. And then, we added lights. Lalo na, syempre, pag nagtitrail tayo, inabot tayo ng gabi, madilim sa bundok. So, naglagay tayo ng LED lights, LED bar, and LED na fog lights na steady. Yan, boss, ito, regarding sa kulay natin, boss Kev, ano ba, stock color? Yes, this is a stock color, pero hindi na siya orig paint, nahilamusan na. Nahilamusan na rin. Pero diretain ko pa rin yung original color. Yung OG color pa rin, eh. Kinis ba rin, mga auto? Ito, boss, itong antenna natin, so, dito, boss, pagitin natin. Ito pala, since na-mention natin kanina yung way of communication natin, this is a GME antenna from Australia. Isa siyang Australian brand. As in, so, ito, boss, hindi ka pa napapaya sa communication? Yes, hindi pa. So far, hindi pa. Maganda siya. Maganda. So, pero yung presyo, boss, maganda ba? Sakto lang. Affordable naman. Kaya right? Naman. Kaya yes. Naman. Yes. Ano, kaya tisit. Kaya tisit. Yes, kaya tisit. Okay. Yan, boss. Scoop. Sana all, mga koto. Okay. Dito tayo sa gilid, boss, ano? Boss Kev? So, po. Dito naman sa side or dito, sa baba. Sige, boss. So, we have Nankang Conqueror MT, size 33 by 12.5 R15, okay. Paired with a NK 4x4 forge mags. So, yan.
Boss, ito, ilang inches ang labi nito, boss? So, this is a 15 by 8.5 okay. negative 35 offset. So, talagang malapad yung labi. Malapad, na. Eh, oh. As yung mga koto, pwede kang pumatong dito. Ano, pwede kang, ano, pwede kang umunan. Yes, yes, yes. So, ito pa sa gulong pala, it's a Nankang siya. Yes. Nankang na. So, Nankang Tires is a Taiwanese brand. Taiwan. Made in Taiwan. Ah, oo. So, maganda siya actually. Nung, before kasi, marami nag-underestimate sa Taiwan. Akala nila China. Pero, yan, Taiwan siya. Since MT tire siya, karamihan, ang iniisip ng iba pag MT maingay. But this one, sobrang tahimik. Similar lang siya sa all-terrain tires. Oh, so, kasi, kahit malalaki yung oh, yung itin, boss, eh, no? Oh, yung tread niya, mga kakos. Tahimik siya. Deta, ano, second emotion nga ako dun na, boss, kaya ba? Pag empty talaga, maingay talaga. Yes, pero, correct, boss. As per kay Kevin, shoutout tayo sa Nankang. Sana naman, Nankang. Yes, Nankang. Sana naman. Okay, boss, itong mga nasa ibabaw natin, anong meron naman, boss? Yan. So, ito, medyo special sa atin to. So, this is Outdoor Project 180-degree freestanding awning. Tapos, yung roof rack natin is also by Outdoor Project PH. Tapos, on the other side, maybe later, may mapapansin nyo sa video, meron din tayong regular awning doon with room enclosure. Oh. So, yan yung mga ginagamit natin for... Yan? Oh, so... Ito boss, ito mga visor natin dito. Ah, ito. This one is a generic visor lang. Oo. Pero ito ano ba? JDM, Japan din ba ang ano na ito? Or... yung original niya before kasi, meron talaga siyang orig visor from Japan. Kaso nag-brittle na nabasag. Sobrang hirap lang niya maghanap. So yung alternative lang na nakita ko na kamukha niya, ano na lang to? Aftermarket na. Online market. Online market. So ano na lang siya. Generic na lang siya. Ah, pero ano, ang laki mong ano, talagang yes. Pwede kang humusi ng malaki. Yes. Ano eh. Okay. Ito ba yung mga ano, mud flaps? Ito, so, mud flaps, ano lang siya. Generic lang din siya na adjust. Hindi siya orig. Copy lang siya. So, naglagay lang tayo for additional protection from mud. Mud, oo nga, you know? Kasi pag wala niyan, sobrang putik na. Sobrang putik eh. Okay, so sige boss, dito tayo sa likod boss. Sige. Likod, nothing special, just a trash bag. So this serves as a trash bag during camping times. Pero most of the time, ginagamit ko siya for putting recovery gears. Mga snatch strap, kinetic recovery rope, kasi pag nasa trail pang recover namin, since maputik, kaysa ilagay mo sa loob, dito na lang. Dito na na. So, double purpose siya. Pwedeng trash, pwedeng pang mga recovery gears mo. Pero kung mukhang sa branding na ito, mga koto, yung recovery nila, ayaw ng basura, mga koto. Hindi ako naniniwala, trash yan. Magkano presyo na ito, sir? So, ito, I think this is around 5,000 pesos or 6,000 pesos. Sabi ko, makakabili kayo neto kay premium. Oh, sabi ko sa inyo mga koto, hindi taga pantras yung presyo eh. Okay, ayan mga koto, ayan oh. So, ayan, makita natin dito. Ikutan natin, boss, yung nabanggit mong ano. So, ito yung... Ito, so yun. Awning pan. As I've said earlier, this one is a regular awning by Outdoor Project. Tapos nilalagyan ko siya ng awning enclosure pagka nagka-camping. So, doon kami natutulog. Doon na talaga. Yes. Boss, ito regarding sa mga presyo ng ganitong awning, kano man presyo ang boss? Regular awning starts at 12,000 to 15,000 depends on the size. Oh. Yung mga freestanding awning, nag-start yan around 24,000 to 34,000. Depende rin sa size. Sa size na rin. Mukhang sa loob niya na kami matutulog, boss. Mukhang hindi kaya ng 12,000 to 12,000. Ano yun? 24,000? Okay, boss kayo, okay na tayo? Yes. Sure. Yes. So check naman natin makina, at least makita natin. Okay, sure. Okay, usapang makina tayo. Boss Kev, anong meron dito, boss? Sige po. So this is a 4M40 engine ng Pajero. Tapos nothing special naman, nagdagdag lang tayo ng konting upgrades like ARB differential breather. So nakakatulong yan during river crossings pag kumatawid tayo sa mga baha, yan, tubig. Instead na pumasok sa stock breather kasi maikli lang eh. Okay. So pag lumubog sa tubig, papasukin ng tubig yung differential. Oo. So this one, nandito na siya. Siya yung hihigop. Yes. Nagsaserve na breather niya, yung parang ilong. Oh, ilong na. So na-extend siya, nasa taas na siya.
Ito boss, ito yung ganyan ba, pang ano lang ba siya, pang ganitong mga Pajero lang? Hindi, marami. So universal naman siya, pwede any cars. Uy, pwede siya sa lahat ng kotse. Boss, ah, bulong mo sa akin yung ganyan. Ang ganda pala yung ganyan, di ba? Kahit sa mga pambahabaha lang sa city. Pambahabaha lang, hindi naman ano, para umoffroad ka ng ano. Pero at least kahit paano, kaya mo umuwi, di ba? May maganda, may natutunan tayo dyan. Yan lang, tapos nagdagdag lang tayo ng oil catch can, tapos upgrade konti sa filters, naka-KNN tayo. Oh, tapos okay. Upgrade tayo radiator na full aluminum para iwas overheat, syempre. Ay, grabe. Okay. Additional aux fans para dagdag airflow. Oh, sa cooling system, boss, yes. You know? Yes. So, yun lang, wala namang... Ito, boss, ang makina to, ang displacement is 2.8 na yes. Turbo. Turbo, boss. Yes. Turbo diesel, turbo boss. Diesel. Turbo diesel. Yan, boss. Ito, regarding sa maintenance, boss Kev, anong verdict mo dito sa Pajero? Maintenance sa Pajero, actually, ano, madali lang. Basta alagaan mo lang sa change oil, tapos pagka may naririnig kayo, agad na tumutunog, or may mga parts na... Like yung mga belt, yung madaling magbe-brittle. Palitan mo lang kasi pag pinabayaan mo, ano yan eh, parang hawa-hawa yan. Pero kung aagapan mo, tatagal naman siya. Tapos syempre, go with original parts. Okay. Kasi pag, sa replacement, syempre mura lang yan. Konti lang din ang itatagal ng buhay. Konti lang. So, yun lang. Pajero, sobrang tibay. Sobrang tibay. Hindi kayo papahayaan eh. Tangkidigira daw ito, mga kaon. Totoo. Set, okay. Boss Kev, okay na tayo sa makin na boss? Okay, thank you. Okay, yung guys, nakita natin, interior, etc. Engine bay. Siyempre, usapan na tayo, Pajero Gen 2, 5-door dito kay Boss Kevin Chavez. Okay, Boss Kev, siyempre, shoutout na tayo, Boss Kev, go po. So, shoutout, siyempre, number one, Outdoor Project PH. And then, Nankang Tires, Philippines. ARB Gears. Okay. Siyempre, Banayad Adventure Team, Banayad Adventures, and Banayad. Yun, well said. Okay, boss, baka may mga upcoming events yan, no? May Banayad, boss, ano ba? So far, wala pa. Pero once na meron, agad yan. Ayan, boss, ano yung mga social media ng Banayad, boss, para alam na mga viewers? So, our social media is Banayad Adventures. Please like, follow, and share. Banayad sa groups naman natin is Banayad Adventure Team. So, if we have trips, camping trips, light trails, pinopost natin yan dyan. South Overlanding Crew PH, East Crew Overland, and Outdoor Project Adventure Team. Yun. Okay, that's it. Ano, mga sa mga gustong ano, sumabak ng putikan, mga kaoto. At syempre, yung gustong ano lang, syempre, light trail lang. Diba, tama, Boss Kev? Yes. Okay, Boss Kev, okay na po? Okay, yes. Thank you. Okay, so guys, so Brian ko na answer. Kevin Chavez, Pass Van 1995, Mitsubishi Pajero, usapang Gen 2, usapang 5-door. And this is Oro Culture.